Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, inuutusan ko kayo na katakutan si Allah subhanahu wa ta'ala dahil iniutos niya ito sa kanyang aklat. O kayong mga nanampalataya, katakutan ninyo si Allah subhanahu wa ta'ala ng tunay na pagkatakot at huwag na huwag kayong mamamatay liban na lamang na kayo ay mga Muslim. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, tunay na ang utos na ito ni Allah subhanahu wa ta'ala ay napakahalaga sa bawat panahon, lalong-lalo na nasa mga panahon na ito na ang tao ay sinusubok ni Allah subhanahu wa ta'ala sa pamagitan ng isang pagkakasakit na marami nang namatay dahil dito. Naginamit ni Allah subhanahu wa ta'ala ang sakit na ito upang bawian ng buhay ang marami sa kanyang mga nilikha. Subalit, kung titingnan natin mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sa bawat sakuna na dumarating sa tao, hindi lamang ito sakuna na nagdudulot sa tao ng pighati, bagkus ito ay sakuna unang-una na dapat nating pagkunan ng kaalaman o pagkunan ng aralin. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, bilang mga Muslim, tayo ay nakatanaw sa mga kaganapan sa buong mundo sa pamamagitan ng pananaw ng mananampalataya. Na hindi tayo basta-basta lamang nakikinig sa kung ano ang nilalaman ng mga ibinabalita, bagkus tayo ay tumitingin sa mga bagay-bagay ayon sa gabay ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran at ayon sa gabay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na iniwan niya sa atin sa pamagitan ng kanyang sunnah. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, tunay na ang mga sakuna na dumarating sa atin na higit na maglalapit sa atin tungo kay Allah subhanahu wa ta'ala ay mas mainam kaysa sa biyaya na maglalayo sa atin mula sa Kanya. Kung ang mundo ngayon ay nababalot ng takot na maaring sila ay dadapuan ng isang sakit na maaring ikamatay nila, tayo mga Muslim naman sa kabilang dako ay naghahangad na mapalapit kay Allah subhanahu wa ta'ala unang-una sa pamagitan ng pananalig natin sa Kanya. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, walang idudulot sa Muslim ang sakit na ito, ang virus na ito, liban na lamang sa kung ano ang itinakda na ni Allah subhanahu wa ta'ala. Subalit, bilang mga Muslim, hindi natin maaaring pangunahan ang pagtatakda ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya inuutusan tayo ng ating relihiyon na gawin ang lahat ng uri ng pag-iingat na tayo, insya'Allah, ay hindi mahawa ng sakit na ito. O kung magkakaroon man tayo ng ganitong sakit, tayo ay makagagawa ng lahat ng hakbang upang mapangalagaan naman natin ang iba na hindi sila mahawa sa atin. Dahil tunay na ang isa sa mga layunin ng Sharia o isa sa mga layunin ng Islam mula sa tinatawag ng mga makasid o Sharia ay ang pag-iingat sa buhay ng tao, Muslim man sila o hindi Muslim. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sinasabi ng ating mga scholar, man asarruhu an yadumal afiyah, sino man ang tao ang natutuwa o gusto niya na manatili sa kanya ang kanyang kalusugan, falyattaqillah, ay marapat na katakutan niya si Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, hindi tayo kayang proteksyonan ng sabon, ng alcohol, ng face mask o ano pa mang gagawin natin mula sa kung anuman ang itatakda ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ngunit kaya nating proteksyonan ang ating mga sarili mula sa parusa ni Allah subhanahu wa ta'ala kung tayo ay magiging mga matutuwid, kung tayo ay mananatili na may takot kay Allah subhanahu wa ta'ala na sumusunod sa kanyang mga ipinag-uutos at lumalayo sa kanyang mga ipinagbabawal. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, gayon din kung ang mundo ngayon ay binabalot ng takot na maaring sila ay magkakasakit ng isang sakit na babawi sa kanilang mga buhay, tayo bilang mga mananampalataya, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ay nalalaman natin na ang mga ganitong uri ng mga kaganapan, unang-una,
ay maaaring parusa ni Allah subhanahu wa ta'ala upang tayo ay paalalahanan na magbalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala ng parusa na ito, salip na magiging isang parusa na nakasasama para sa atin ay isang parusa na nakabubuti pa para sa atin. Na maaaring ito ay magdudulot ng iba't ibang mga pighati sa iba't ibang mga tao, subalit bilang mga mananampalataya, tayo ay nalulugod na pinaalalahanan tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala sa pamagitan ng iba't ibang mga bagay na nasa ilalim ng kanyang kapangyarihan. Gayun din, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tungkol sa mga ganitong mga kaganapan, laysa min abdin yaka'ut ta'un fayamkuthuhu fi baladihi sabiran annahu lan yusibahu illa ma kataballahu lah. Na tunay na ang alipin daw ni Allah subhanahu wa ta'ala na nasa isang lugar na dumating na rito ang isang sakit o isang peste at siya ay nagtiis, tunay na siya ay marapat na magtiis dahil walang darating sa kanya na anumang bagay liban na lamang sa kung ano ang itinakda na ni Allah subhanahu wa ta'ala. At kung tayo man ay daratnan ng anumang sakit o sakuna, alalahanin natin palagi na tayo ay marapat na manatiling matiisin dahil ang pagkakasakit na ito o anumang sakuna ay magiging pagpapadalisay para sa atin insyaallah na mapapatawad sa pamagitan nito ang ating mga kasalanan at magiging sanhi insyaallah na tayo ay magkakamit ng malalaking mga gantimpala mula kay Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, ang buong mundo ay apektado na ng sakit na ito. At maraming mga malalapit na mga bayan sa atin ang apektado na ng sakit na ito. Na hindi na nagiging normal ang kanilang mga buhay, ang kanilang mga trabaho, ang kanilang mga negosyo, pati pag-aaral ng kanilang mga anak ay apektado na ng sakit na ito. Subalit dito sa lugar na ito, alhamdulillah, biniyayaan tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala ng pagkakataon na tayo ay nananatiling malulusog at walang sakit. Kaya ipakita natin ang ating pasasalamat kay Allah subhanahu wa ta'ala sa pamagitan ng pagdaragdag ng mga gawaing pagsamba para sa Kanya, para sa kaluguran ni Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, ang ating pagpapahalaga kay Allah subhanahu wa ta'ala higit sa lahat ay naipapakita natin sa pamagitan ng pagsunod sa Kanya at pag-iwas sa Kanyang mga ipinagbabawal at tunay na ang kalusugan ay isa sa mga biyaya ni Allah subhanahu wa ta'ala na napakadakila na hindi kaya itong tapatan ninuman ng anumang halaga ng salapi. Na makikita natin mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ni'matani magbunun fihima kathirun minan nas, as-sihatu wal farag. Na meron daw dalawang biyaya si Allah subhanahu wa ta'ala na binabaliwala ng maraming mga tao. At ito ay ang kalusugan at ang kanilang bakanting oras. Ang kalusugan na alhamdulillah, tinatamasa natin ngayon na sa pamagitan ng kalusugan na ito, tayo ay nakakapagtrabaho, tayo ay nakakapaglibang, tayo ay nakatutulong sa ating kapwa at nagagawa natin ng mga bagay-bagay na hinahangad ng ating mga puso na pinahintulutan naman ni Allah subhanahu wa ta'ala. Na kung ang kalusugan na ito biglaan ay mawawala, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, dulot ng sakit na kumakalat sa panahon na ito o ipapangsakuna na maaring mangyari sa mga tao, sakalang ba natin maiisip ang biyaya ni Allah subhanahu wa ta'ala kapag ito ay nawala na? Kaya mainam mga kapatid sa pananampalatayang Islam, habang tinatamasa natin ang kalusugan, ay gugulin na natin ito sa paglilingkod kay Allah subhanahu wa ta'ala. Nang sa gayon, ay aalalahanin din tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala sa mga panahon na tayo ay nasa kagipitan. Na kung tayo ay umaalala kay Allah subhanahu wa ta'ala sa panahon ng ating ginhawa, tayo ay aalalahanin din ni Allah subhanahu wa ta'ala sa panahon ng ating kagipitan. Nang anumang sakuna na darating sa atin bilang mga tao ay magiging
sanhi ng kabutihan para sa atin, insyaAllah. At bukod pa sa kalusugan, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, tunay na ang bakanteng oras ay isang bagay na binabaliwala ng marami sa mga tao. Bakanteng oras na sana ay nagagamit natin unang-una upang pag-aralan ang relihiyon na ito. Pangalawa, upang sambahin si Allah subhanahu wa ta'ala. At pangatlo, upang makapagdulot ng kabutihan sa ating kapwa-tao, Muslim man sila o hindi Muslim. Subalit sa kasamaang palad, ang marami sa mga tao, salit na nagagamit nila ang kanilang mga bakanteng oras upang maisakatuparan ang tatlong bagay na tinukoy ko kanina, ito ay nagagamit sa pagsuway kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ay nagagamit na nalulustay lamang ito sa mga bisyo at ibang mga bagay-bagay na hindi kaaya-aya, at nagagamit pa upang mapinsala ang ating kapwa-tao sa pamagitan ng pagchichismis at iba't iba pang mga uri ng pamiminsala sa ating kapwa-tao. Mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, ang biyaya ni Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi lamang nasusukat sa pamagitan ng kayamanan. Wallahi, maraming mga taong mayayaman, naiinggit sila sa inyo na kumpleto ang inyong mga katawan. Naiinggit sila na kayo ay nakapaglalakad. Naiinggit sila na kayo ay nakakakita. Naiinggit sila na kayo ay mga normal na namumuhay sa mundong ito, samantalang sila sa kabila ng kanilang mga yaman, hindi nila magawang mabili ang kalusugan na matagal na nilang hinahangad. Na maaaring ang ilan sa mga mayayaman na ito, gugustuhin nila na mawala na sa kanila ang kanilang yaman, kapalit ang kalusugan na sa pamagitan nito ay magagawa nila ang mga bagay-bagay na kanilang hinahangad. Mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, magkano ba kung ibebenta mo ang iyong mata? Magkano ba kung ibebenta mo ang iyong bato, ang iyong kidney, ang iyong atay o ang iyong puso? Napakamahal niyan. Siguro kung maibebenta mo ang mga yan, milyonaryo ka na sa loob lamang ng isang araw. Pero hindi mo gagawin na ibebenta ang kahit isa sa iyong mga mata. Hindi mo gagawin na ibebenta ang kahit isa sa iyong mga kidney, dahil kahit dalawa ito, dahil nalalaman mo ang kahalagahan ng mga ito upang manatiling malusog ang iyong katawan at maisakatuparan mo ang mga bagay-bagay na ninanais mong gawin. Kaya mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, sa panahon na ito na ang mundo ay natatakot o binabalot ng pangamba, nadala ng isang sakit na ipinadala ni Allah subhanahu wa ta'ala upang maging parusa at pagsubok sa mga tao, tayo ay magpasalamat kay Allah subhanahu wa ta'ala at magpakita ng pagpapasalamat na ito sa pamagitan ng ibayong pagsamba sa Kanya, ang nag-iisang Panginoon, ang Diyos na walang katambal, si Allah subhanahu wa ta'ala, sa pamagitan ng pagsasagawa ng mga inutos Niya at pag-iwas sa Kanyang mga ipinagbawal. Mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. Na kung bibilangin man ninyo ang mga biyaya sa inyo ni Allah subhanahu wa ta'ala, ay hinding-hindi ninyo ito mabibilang, tunay na si Allah subhanahu wa ta'ala ang mapagpatawad at mahabagin. Mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, ang biyaya ni Allah subhanahu wa ta'ala sa bawat isa sa atin ay napakarami. Maaring tayo ay nakakaramdam ng kakulangan. Maaring tayo ay nakakaramdam ng pagiging mahirap. Maaring tayo ay nakakaramdam ng panghihina, iba't ibang mga sakit sa katawan o kapansanan. Subalit alalahanin pa rin natin na sa kabila ng mga bagay-bagay na ito, si Allah subhanahu wa ta'ala ay nagbiyaya sa atin ng mga bagay na maaring hindi natin alintana, hindi natin napapansin. Nakatulad na nabanggit ko kanina, alhamdulillah, meron tayong mga atay na normal na gumagana, na tumutulong upang magkaroon ng balanse sa ating mga katawan. Meron tayong mga kidney na nag-aalis ng dumi sa ating mga katawan, na kung masisira ito o magkakasakit ito, kailangan mo nang pumunta sa ospital
dalawa o tatlong beses linggo-linggo upang magpa-dialysis. At magkano ang isang session ng dialysis? 10,000 sa bawat punta mo doon. At kung hindi ka makakapag-dialysis sa loob ng isang linggo, sasakit ng matinding sakit ang iyong katawan at ito na rin ang iyong ikamamatay. Ang iyong mga mata, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ginagamit mo ito upang ikaw ay maghanap ng hanap buhay o ng pagkakakitaan upang matustusan mo ang iyong sarili at ang iyong pamilya. Ang iyong mga tainga, mahalaga ito upang malaman mo ang mga kaganapan sa iyong sarili na kung nagtatrabaho ka sa construction at ikaw ay bingi, hindi ka makakapagtrabaho ng maayos at maaring ito ang ikapapahamak mo pa. Ikaw ay merong mga paa, mga kamay na binigyan ni Allah subhanahu wa ta'ala ng lakas at husay upang makapunta ka sa lugar na nais mong puntahan at magawa ang mga trabaho ng merong husay upang ikaw ay magkamit ng biyaya ni Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, napakaraming dapat nating ipagpasalamat kay Allah subhanahu wa ta'ala. At higit sa lahat dito sa mga dapat nating ipagpasalamat na tayo ay ginabayan ni Allah subhanahu wa ta'ala mula sa kadiliman tungo sa liwanag, mula sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan tungo sa pagsamba sa nag-iisang Diyos. Isang biyaya na hindi ibinigay ni Allah subhanahu wa ta'ala sa karamihan sa mga tao na hanggang ngayon sila ay nasa pang-aapi sa kanilang mga sarili dahil tunay na wala namang nag-utos sa kanila na sumamba sa iba paliban kay Allah subhanahu wa ta'ala, liban na lamang sa kanilang mga sarili na sila rito ay lugmok at sila ay nasa maling pag-aakala na walang pinagkaiba kung sila ba ay sasamba sa nag-iisang Diyos ng walang katambal o sila ba ay sasamba sa mga rebulto, sa mga santo at iba't iba pang mga nilikha lamang ni Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, wa in syakartum la azidannakum. Na kung kayo ay magiging mapagpasalamat kay Allah subhanahu wa ta'ala, tunay na tayo ay daragdagan pa ni Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, tunay na si Allah subhanahu wa ta'ala ang siyang mapagbigay na wala siyang hinihinging kapalit sa atin. Na hindi katulad ng ibang tao na maaring sila ay tutulong sa atin o magbibigay ng pabor, subalit ito ay marapat nating suklian ng iba't iba pang mas malaking pabor o mas malaki pang bagay upang maging kapalit ng kanilang mga ginawa para sa atin. Subalit si Allah subhanahu wa ta'ala, simple lamang ang kanyang hinihiling na tayo ay maging mapagpasalamat sa kanya sa pamagitan ng palaging pagpuri sa kanya, sa pamagitan ng palaging pagsamba sa kanya, sa pagsunod at pag-iwas sa kanyang mga ipinagbabawal. Napakasimple, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. At sa mga panahon ng pagsubok, alalahanin natin ang sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, fadkuruni adkurukum, washkuruli, wala takfurun. Naalalahanin ninyo ako at aalalahanin ko kayo, magpasalamat kayo sa akin at huwag kayong mawalan ng pananampalataya sa akin. Na si Allah subhanahu wa ta'ala, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, siya ang nagbiyaya sa atin ng lahat ng bagay na pinakikinabangan natin. Hangin, tubig, ulan, biyaya. Ang tinatanggap nating pagmamahal mula sa mga tao na nagmamahal sa atin at nagmamalasakit, yaon ay biyaya rin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Lahat-lahat ay nanggaling kay Allah subhanahu wa ta'ala. Pinakikinabangan natin ito 24 na oras araw-araw hanggang sa tayo ay aabutan ng kamatayan. At ang hinihiling lamang ni Allah subhanahu wa ta'ala na kapalit ay ang 5 beses na pagdarasal sa araw-araw kasama ang grupo ng mga Muslim sa masjid. Ang hinihingi lamang na kapalit ni Allah subhanahu wa ta'ala ay iwasan mo ang iyong mga bisyo na nakakasira lamang din naman sa katawan mo. Ang iwasan mo ang alak na sumisira sa atay mo. Iwasan mo ang sigarilyo na sumisira sa baga mo. Iwasan mo ang mga babae na wala namang idudulot sa iyo na kabutihan, liban na lamang na sila muna ay iyong maging asawa upang sila ay inyong maging mga katuwang sa relihiyon na ito. Kung sila ay magiging matuwid sa relihiyon na ito.
Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, walang iniutos si Allah subhanahu wa ta'ala liban na lamang sa mga bagay-bagay na nakabubuti, at wala siyang ipinagbawal liban na lamang sa mga bagay-bagay na nakasasama.